Nagbibigay lang po ako ng update ano, dun sa sunog sa amin last November 13. Ayan. Ito po yung mga pamilyang na nasunugan. So, lima po doon sa pamilya ko ang nasunugan. Ayan. Pasamantala po silang nanunuluyan dyan sa basketball court ng Pahina Central, Sitio, Fatima. Ayan. So, may nag-provide lang po sa kanila ng tent yung local government ng Cebu. Yan, marami pong nag-abot ano, ng tulong, ng ayuda. Ang dami po nilang damit. Yan, kapatid ko po yan, si Eileen, ang nanay ni Mia. So, yan, nakalagay na po sa sako ang kanilang mga damit dahil wala po silang paglagyan. So, 30 houses, 29 families, 200 plus individual. At yan, ganun po yung report. Ano. And then, so, dyan po muna sila hanggat hindi pa sila nakabalik doon sa area ng nasunog. So, pag nakapagpatayo na ulit sila doon ng bahay, yan, pwede na silang bumalik doon. So, nag-aantay lang po sila ng tulong financial mula sa gobyerno para po makapagpatayo ulit sila ng bahay. So ito po yung sunog nung last November 13. So almost 3 weeks na po ang nakakaraan. So, ayan po yung last na kinain ng apoy. Itong bahay na to. Ayan. Salamat po kami hanggang dyan. Hindi, tuloy-tuloy po yan hanggang chapel at hanggang basketball court. So, ayan. Napakakipot po ng daan. Ano? So, nakikita niyo po talagang wala kayong maisalba na gamit dahil hindi mo alam kung ano unahin mo. At napakakipot ng daan. Ito pong kulay green na yero. Ayan. Bakod po yan ng City Hospital dahil nag-extend po sila ng kanilang bakod dahil po under construction ang building na yan. At iniwasan din po nila na makatama din ng tao at dyan sa bahay. Para po halimbawa mahulog yung mga debris, yan, hindi po mapupunta sa mga bahay at sa mga tao. So yan, napakalaking bahay po na ito. So dito po is private lot po yan ano. Private lot na po yan. Talagang dikit-dikit po ang mga bahay dito. Wala po talagang firewall bawat bahay. So, ayan, nakita nyo may yero. Ayan, hanggang dyan ang private lot. At ang sumunod ay government lot na po yan. Ayan, dito po nag-start ang apoy. Ayan, dyan po nag-start ang apoy. So, napakabilis. Pagkuryente po talaga ang bilis talaga. So, dito na i-rin na ito, malapit na sa inyo. Ito yung, ito government lot na ito. So, hanggang diretso po yan doon, government lot. Ito sa bahay po namin ito. Ito yung Charmin.
sunog ba? So ayan, dito po yung amin, papunta sa amin. So ayan, napakikipot po talaga ng daan. Nadikit-dikit. Ayan. So itong kwarto na to, sa kapitbahay namin, nirentahan namin to. Kasi hindi kasya sila uyo dun sa kwarto nila, kaya nirentahan namin. Ayan, brace ng TV. So ayan, ito palikuran yata ito ng kapitbahay namin. At so ito yung amin. Ayan, ito yung area namin. Ayan, nilagyan na nila ng liyero. Nilinis na rin nila. So inaantay na lang nila kung talagang darating yung bakbo. Ano? Bakbo. Bakbo. Ayan. So ayan, ayan yung, ito po yung area na nasunog ka na. So malawak, malawak siya. So, konti lang po dito yung government area na nasunog. Ang pinakamadami po talaga is yung private lot. Nadamay po sila sa sunog. So, yan. Mula doon papunta sa likod, yan, private area. So, ang government lot lang, yung amin, doon sa pinag-umpisa ng sunog, yung amin, kina ng Kulasing, kina Jomar, kina Delby, yan, tsaka kina, ano, Charmin. So, anim na bahay yung government plot. Buti na lang nag-stop doon kina Noy Elmer, yun. Yung, ang nakain lang sa kanila ay yung sa taas lang. Yung first floor, hindi nakain. So, nag-stop doon. Buti na lang, at kung hindi, buti sa panganay namin, nakapatid, nadadamay yung sa kanila. So, ayan po ang update ng ating sunog noong nakaraang last November 13. At ako po ay nagpapasalamat po talaga, no? Lalo-lalo na kina Mama Kin, Papa Kin natin, Sir Yus, Postcard of Ron, Anna the Caregiver, Funtime TV na, salamat. Sa lahat po, Aris Ma'am, Shailene Cruz, Jamie Teams, ayan. At sa mga nagpaabot po ng kanilang simpati, ayan, ako po ay nagpapasalamat. Ayan, salamat din kay Coach F at sa Blessed Group. Ayan. Ayan, nagpapasalamat din po ako sa mga pinsang ko, Kinzel Kitchen Vlogs, Daidong, Te Brenda, Lucel. Ayan. Sa mga kababata ko, mga kapitbahay namin. Salamat, salamat. Ayan, huwag po natin kalimutan. Lagi po tayo manalangin at magpasalamat sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Ayan. Salamat po talaga sa lahat. Ayan, ingat po tayo lagi.